So guys, kagaya ng kanina sinabi ko is yung push button, yung key button is kinuha natin dito. Is pinalit-nit natin dito sa my play button. Kaya nag-function na siya. Say yung play button niya is nagdidikitan yung switch or yung connector niya, yung connection niya. Lost na, nag-lost connection na. Is kailangan natin palitan yung push button. Yung mga button na to is okay, walang problema sa wiring sa kabila. Or sa board, sa PC board is walang problema. Nagka-problem lang dito talaga sa push button. Itong push button is mura lang naman to sa online. Kung na-encounter nyo tong ganitong problem sa mga video kinyo na keyboard is, tignan nyo muna yung mga push button niya or yung button niya kung may mga putol na wiring or may ano, nag-disconnect na sa kanila at saka lost connection na, mga lost thread na yung mga push button nyo. So palitan nyo na lang. Good morning mga idol. So, ayan mga idol, ayan, itong joke natin is nag-automatic play or nag-automatic type. Kasi may nakita tayong maliit na trouble or dito sa play button niya. So, inobserbahan ko. So, for educational purpose only itong video natin. So, sinishare ko lang sa inyo. So, nakikita nyo itong play button is ito, nakalagay. Tinalihan ko kasi itong ano. Yan, itong play button. Ito pala, ito siya. Itong play button niya is ito, nakakonect dito. Dahil yung push button niya ito is hindi na tumutunog o nakapix sa play o nagdidikita na yung ito parang magnet or itong switch nya sa loob. Ito yung nagsisilbi pag magsiselect ka, ito dapat kaya nagpe-play, automatic play is ganito, yung, ganito na yung problem, magkadikit na yung connection nila kaya nag-automatic play. So gawa natin ang paraan. So itong ano, isang button ito, so wala pa naman tayong in order or nag-order na tayo ng isa pang push button na ganito, is kukunin na muna natin itong sa may itong parang key. Ayan, may pangalan na key. Kasi hindi naman ito nagagamit, ito na muna yung papalit natin na push button dito sa play button ng ito, ito talaga, itong nag-auto play. Kasi nga, ang problem natin is itong play button niya is pag pinipindot mo or kahit hindi mo pindutin nagdidikita na yung play niya or yung connector niya. So ayan o. So papakita ko sa inyo itong isa. Saglit lang, wala kasi tayong tagawak ng cellphone. So ayan. So tignan natin to. I-compare natin to. So bubuksan natin, i-open natin itong play push button itong sa kabila. Titignan natin kung ano yung pinagkaiba niya. So hindi naman tayo professional dito sa pagiging technician. So DIY lang. So sa mga may troubleshoot na kagaya ko, ganito ang problem or naka-encounter nila, ganito yung problem ng kanilang push button or yung play button. I-check nyo or papatingnan nyo sa technician kung ano nga ba yung problema. So ayan o, lapit mo. So kailangan kasi is magkaiwala yung parang magnet or yung nagpe-play. Ayan o, kung nakikita nyo or narinig nyo, ilapit natin. May tutunog dyan. Ayan. So ito, compare dito sa isa. Tignan natin tong isa. Ito. Nahulog kasi yung ano niya, pampush niya. So hiramin natin to saglit. Hiramin lang natin. So i-compare natin to dito sa may play button. Ayan. So hindi na tumutunog or
Parang lost thread na yan, no? Yan. Wala. Kasi magkadikit na talaga. So, itong isa, compare dito sa isa, sa isang maayos na button. Ayan. Ito ang kukunin natin na push button. Kasi maayos pa siya. Hindi naman nagamit yung key na ano niya, na button. Ito na kukunin natin. So, dahil wala tayong panghinang, is yung gagawin lang natin, hindi ko kasi mahanap yung panghinang ko kung saan ko nalagay. So, medyo makalimutan ako. Is mamarkingan lang natin to para hindi magkadikit-dikit sila. So, make sure hindi magkadikit-dikit yung mga dating. Ibubukod natin yung nakahinang dito sa side, tapos dito sa may, yung nakatap dito sa may. Ayan. Markingan lang natin ng electrical tape. So, pakita ko sa inyo mamaya. Itong sa may push button or yung play button. So, mamarkingan lang natin dahil nga wala tayong panghinang. Itong tatlo, nakabukod to. Gagawin natin dito is lagyan natin ng para hindi tayo or hindi kayo malito. So, tignan nyo yung mga function or yung play button nyo or push button nyo is kung nagpa-function pa. Kasi yung problem natin is automatic nagpa-play sa isang kanta is dire-diretso. So, for almost 100 na kanta is yun yung problem ng video kay natin. Dito sa push button, tignan natin kung ito talaga. Kung hindi itong board ang problem, itong PCB board. Ang gamit ko kasi is yung Mega Pro NP100NS. Yung Mega Pro. Ayan o. Ayan yung sa case ko. Yung nagka-problem ma lang is push button. Dito naman is maayos yung pag-play niya sa may push button na galing sa DVD. Ito lang yung problem siguro sa tingin natin. So, titignan natin kung ma-solve natin or mapipix natin tong problem natin. Itong ano, sa may play button niya, is nag-lost na yung contact. So, gagawin natin, lagyan natin ng marking or lagyan lang natin ng tape. Kasi para hindi mag-sama-sama yung tatlo, kasi tatluan tong sa play button. Ayan. So, kung ganito yung mga na-encounter nyo, mga idol, so sundan nyo na lang to. So, ikakat natin to, tatlo, para magamit or mapalitan natin yung sa button ng key. Yun yung hindi naman nagagamit kasi. So, cut natin itong tatlo. Then, cut. Ikakat din natin itong tatlo. Pagkasama-samain na lang natin yan, na tatlo. Ayan. So, ito yung problem. Yung button niya is, ayan o. Nag-lost contact. So, dikit na talaga siya. Yan. Pag pinindot mo siya, is talagang dumidikit na kung hindi mo gagalawin yan. 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 So, wala na. Wala nang pag-asa to. Ito lang yung nagka-problem siguro sa tingin ko. So, hindi na tumutunog ng kagaya ng ganyan. Yan. Yan. Nag-lost na. Di kagaya ng isa nito, itong push button ng sa key button, ayan, yun. So, kung napapansin nyo or naririnig nyo, tumutunog. Ayan. So, kunin natin tong sa key button. Then, ikakat na rin natin to, itong sa key button, para mailipat na natin dun sa kabila. Tignan natin. Ayan.
lalagyan lang natin electrical tape to. Tapos ito pang isa. Cut natin to para may ano, palatandaan. Yan itong isa. Sa mata, yun. So ito na yung lilipat natin dito. Ayan. Dito na yan. So make sure na sundan nyo. Or sana nasundan nyo itong tutorial natin. So ito na yung didikit natin. Try natin to. Ayan. So hindi pa tayo naka-order or nag-set pa lang tayo ng order. Yes, gagamitin to. Kasing joke natin si hirap, nahirapan tayo mag-select dito sa may keyboard ng sa DVD. Is ito na muna yung gagawin nating DIY. Is ayan, pagsasama-samahin lang natin yung tatlo. So, ito dito siya, mahaba. Tingnan natin. Wala tayo kasing panghinang, hindi ko makuha yung panghinang natin. Gagawin natin, DIY na lang. Ayan. So, hindi ko na sa inyo pinakita kasi matatagalan tayo yung setup ng video key or yung sa ano na hindi gumagana kasi yun laman talaga kasi ang problem natin is ayaw mag-function ng play button natin. So, ang gagawin natin is ito. Ano lang natin, pagsasama-samahin natin yung tatlo. Ito. Then, wala yung butas nito. Dito na lang tayo lalagay. Sa kabila, kasi may butas pa yung, hindi nahinang yung butas. So, ayan. So, inahanap ko pa yung panghinang ko. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Lagay na natin din to. Sama na natin para talagang mag-function siya. Ayan. So, tapos ng ganyan. Ayan. Pilipitin lang natin yung wire niya. So, nahulog. So, ingatan nyo lang. Make sure na wala kayong makakalimutan. Kasi ito, nahulog yung isa. Nahulog dito sa may. Ayan. Dito yan, nakakabit. Ilagay lang natin ng maayos. Yan. So yan. Yan yan. Then balik na natin itong cover. Cover ng shaft push button. Para hindi na tayo hindi matanggal or hindi ma kasi may spring yan. Baka maano nyo mahirapan kayo ibalik. Basta tumutunog yan. Yan. So, tingnan natin ito yung problem ng ating push button sa Bejoki, yung keyboard. Then, ito naman, tatlo, yung tatluan, gagawin natin is babaklasin natin itong cover ng ito. So, abot ba kaya? Parang hindi abot. Kailangan umabot siya. So, kukonnect tayo. Kukuha tayo ng isang wire para makaabot itong pagsasama-samahin na lang natin itong tatlo. So, ito na yung ilalipat. Ipapalit natin or gagawin natin extension. So, pababain lang natin.
ito dito. Ito. So, parang i-mixi yung ano natin, yung sa may, yung wire. Is, nag-cut kasi tayo. Ginawa natin is, nag-tap tayo ng another. Then itong tatlo, ayan, itong tatlo dito, natin itatap, kasi nag-extend tayo ng wire, another wire, kasi maiksi. Lalagyan na lang natin siya ng electrical tape itong extension natin. So ayan, meron na. Ng wire or bata yung electrical para sure. So ito, ayan, kasihan nyo na medyo magalaw yung camera, yung anak ko kasi yung humawak, nag-ahawak ng camera. Pag ganyan, so try natin. Ayan. Ayan. So ito na yung kinat natin. Wala na yung sa may K-button, kasi tinanggal na natin. Dito na natin ipinalit sa push button. So, ibalik na natin. So, yung pagkakabit lang nito, very easy lang yung pagkakabit nitong sa may. So, yung parang umano yung wire natin. Mixi yung wire natin. Gagawin natin is mag-extend naman tayo, extension naman tayo, para makaabot yung wire natin doon dito sa may. Ayan. So hindi nakaabot. So mahila kasi yan. Baka itinising magmaputol yung wire is kung pipilitin nyo. So tanggalin lang natin to. Hanap tayo ng wire na extension para dito. So ito yung gagamitin natin ng wire dito sa may sa extension natin. So, mixi yung wire. Pasok lang natin ito dito. O sana gumana yung ating DIY or yung ating project na ginawa. Itong dinedemo ko sa inyo na DIY siyang gagawin sa bahay nyo, sa loob ng bahay nyo. Ayan. So, ayan. Kung na tumutunog siya. Kasi hindi pa lost thread yung push button niya. Then ito naman, dito sa tatlohan, dito natin itatap. Gagawin natin is, kuha na lang tayo ng electrical tape para matakpan itong. Ayan, kukuha na tayo ng electrical tape. Balutin lang natin to para hindi mag-short circuit in case of hindi siya magdidikitan yung mga wiring niya. Kailangan balutin natin siya ng maigi. Ayan. So, ayan. So mamaya itatry natin, papakita ko sa inyo kung successful ba. So yung pagkakabit nito sa play button, ito, sa push button, ito dito mismo. So very simple lang paglalagay. So gagawin nyo ganito,
idikit niyo muna dito, patayo. Yan, tapos, yan, patayo. Yan. Yan. So, yan. So, idikit niyo muna patayo, tapos pag ganyan. Tapos ito, push niyo lang. Yan. Then, yun. So, yun. So, kung naririnig nyo, yung play button na itong, so yan. So, ito try natin. Open natin yung player natin. So, try natin. Iwan muna natin tong player. Tignan natin kung improvement ba yung ini-IY natin. So, ayan. TV on. Ayan. Tignan natin kung mag-function ba. So, ayan. Kailangan pala itutok sa kanya yung board. Ayan. So, takan na lang natin. So, ayan na. So, successful yung 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 7, 1, 3, 4, 0, 9, 8, 7. So, tinanggalan natin yung K button. So, hindi na to magpa-function. So, gagawin lang natin is, yan o. So, lahat na nagpe-play sa kanya. 3, 4, 5, 9, 0, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yung volume, yung pinalit natin, itong si play button. Yun, nag-play na. Stop. So, 5, 2, 7. Yun, nag-play na. Sa volume, okay naman. Volume, so, tangkita nyo naman. Ginawa lang natin yung push button ng K para mag-play. Ayan, tumutunog na. So, papansin nyo. Yung bawa. 9. Ito yung play button. So, sana nakatulong tong video na to or yung DIY natin. Tinanggal ko lang yung push button ng K. Nilipat ko dito sa my play button. So, ito na yung tinanggal natin kaganina. So, lost thread na siya itong nag-loss na. Not function na yung push button niya. So, mura lang naman to sa online. So, ito yung i-order natin pa isa-isa. So, hanggang dito lang yung video natin. Sana nagustuhan nyo. So, ganun lang yung pagpapalit or pag-DIY. Kung nahirapan kayo, hindi mapagana yung keyboard ng video kayo. So, gawin nyo lang to. So, magiging sapat na to para sa ating
dini-DIY. Ayan. So, minsan kasi dapat itutok yung patutok yung board sa ating player. Okay lang. Itong board kailangan itutok natin dito sa may player. So ililipat natin to. Ayan. Itong board na to dapat hindi to nakayoko, dapat kasi hindi niya mababasa. So gamit na lang tayo ng cable tie para dito. Ayan. Ganun lang. Yun, ito lang yung video natin. Sana nagustuhan nyo. Maraming salamat. At kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like and share nyo. Then, umingi po ako ng isang subscribe button naman dyan para sa maraming video pang i-upload natin. Maraming salamat.